Hi guys! Welcome back to my channel. So for today, pag-usapan po natin ang SSS maternity benefits. So computation po for the year 2021. So I'll be giving you an example of computation para malaman nyo kung magkano ang pwede nyo makuhang maternity benefits. Okay? So I'll be also explaining who are covered by expanded maternity leave law or yung EMLL. And for solo or single parent, pwede nga ba ang 80,000 pesos na maternity benefits, yung ganung kalaking maternity benefits, pwede bang mag-avail ang solo or single parent? So, pag-usapan po natin yan, i-reveal po natin. Pero, first of all, ano nga ba ang maternity benefit? So, maternity benefit is a daily cash allowance granted to female member, so female SS member, who was unable to work due to childbirth or miscarriage. Don't forget to like and share po ang aking video presentation and of course subscribe para makareceive kayo ng notification for every new video up. Hello guys! I am Jean, your financial educator. Welcome to my channel. So guys, benefit po ang maternity benefit, hindi po siya loan kasi yung iba po mga nababasa ko sa mga post po or comment, nagtatanong sila paano daw makapag-avail ng maternity loan. So hindi po siya loan, benefit po natin ito from SSS. No need po siyang i-file as loan ang loan kasi inuutang natin yung binabayaran. Well, ito po maternity benefit, hindi po natin siya kailangan bayaran kasi benepisyo po yan sa atin ng SSS bilang member po. Okay? So, huwag po kayong malito. So, yung pong Republic Act number 11210, also known as Expanded Maternity Leave Law, na enacted last 2019, meron siyang mga implementing rules and regulations. Ano po? Ano po yung mga rules na yon? Okay? Sino po ang pwedeng covered ng EMLL? So, ang EMLL po covers all female workers in the public or private sector, informal economy, voluntary contributors, and female athletes who have given birth, normal man or cesarean siya, okay? Had a miscarriage or emergency termination of pregnancy or yung ETP, regardless of civil status, employment status, legitimacy of her child, and of course, frequency of pregnancy. So, ngayon po, under EMLL, there are no more limitation of pregnancy. So, kahit ilang beses po kayong manganak, pwede na. Unlike before po, may limit. At the same time, extended po siya. Halimbawa, late kayong nakapag-file. So, bago sumapit ng 10 years old ang inyong anak, pwede pa rin po kayo mag-file ng inyong maternity benefit. Okay? Basta po yung mga buwan na dapat na nahulugan ay may hulog kayo. Okay? So, let's compare po. Under SS Act of 2018, ang normal and miscarriage po is 60 days allowance lang and sa cesarean po, 78 days. So, ngayon po, under Republic Act number 11210, ang normal and cesarean po ay 105 days allowance lang ibinibigay. At nadagdagan pa po ng solo or single parent, which is 120 days allowance ang ibinibigay. For miscarriage or early termination of pregnancy, meron pong 60 days. So, same po siya ng dati. So, ang laki po ng improvement, nadadagdag na benefit, di ba po? From 60 days, naging 105. And nadagdagan pa ng solo parents na 120 days ang allowance na pwedeng ibigay na benefits ng SSS. So, I would like to share guys that we have a free financial literacy class, okay? Webinar po siya via Zoom Cloud application from Monday to Friday, 4 p.m. and 8 p.m. PH time. And pag weekends po, we have also from 4 p.m., 6 p.m. and 8 p.m. PH time. So, anytime po dyan, pwede po kayong umattend kung free po kayo. You can also join my Facebook group, Financial Literacy, Financial Freedom. You can leave a comment sa kahit anong post ko or video doon kung gusto nyo mag-participate sa webinar. Or you can send me a private message sa aking Facebook account. Alin man po dyan sa dalawang yan. So, I'll be giving you a computation, sample computation. For example, ang iyo pong EDD is September 2021. So, covered din po ang mga nganak ng July and August 2021. So,
para po sa quarter na yan. So, kailangan ma-determine po natin yung ating 12-month period kung saan tayo may hulog na at least 3 months or 6 months. So, kailangan po malaman po natin yan. So, kung EDD mo is September 2021 or July-August 2021, ito yung 12-month na kailangan may hulog tayo sa kahit alin dyan. So, in this case po, 3 months lang ang meron siyang contribution, which is 1,950 a month. Ang equivalent po niya na monthly salary credit is 15,000. So, kailangan po malaman nyo yung equivalent monthly salary credit kasi siya ang kailangan sa computation. So, ang 1,950 is 13% ng iyong monthly salary credit. Okay? So, para sa taong 2020, 12% po ang equivalent ng inyong monthly contribution sa inyong monthly salary credit. So, ito nga po, ang kailangan lang gawin is total. Ito total lang po natin yung ating maximum salary credit, which is 15,000 times 3, 45,000. And then, we have to get the average daily salary credit. We just have to divide yung total maximum salary credit by 180. So, 45,000 divided by 180 days, ang ibig sabihin niyan, so 250 pesos. Then, multiply po natin yung ating average daily salary credit by the number of days. Kung normal or CS, 250 pesos times 105 days, so 26,250 po ang makukuhang maternity benefit. Okay? Kung member naman ay solo parent or single parent, 250 pesos times 120 days, so 30,000. And then, for miscarriage or ETP, 250 pesos times 60 days, so 15,000 pesos po ang makukuha yung maternity benefit. So, meaning po, dito, for example, dito sa normal, 26,250 ang makukuha mong benefit. Ang iyong daily allowance is 250 out of 105 days. Okay? Okay, dito po sa second example natin, September pa rin po ang ating EDD. In this case po, nakapaghulog siya sa buong 12-month period ng kailangan nating pagkunan. So, kaya lang dito, hindi magkaparehas ang kanyang contribution. So, kukunin natin yung may pinakamalaking monthly salary credit niya. So, ito po yung may malaki. So, 6 months po, kaya natin kunin ng 6 months. So, kasi nga minimum ay 3 months, then 6 months ang maximum na pwede natin kuhain. So, 6 months po, so kunin lang po natin yung total niya. 20,000 times 6 is 120,000. And then, we have to divide yung ating monthly salary credit sa 180 days to get the average daily salary credit. So, 120,000 divided by 180 days is 666 pesos and 66 cents. And then, we have to multiply yung ating average daily salary credit by the number of days. Depende kung normal ka, kung cesarean, or solo parent. In this case po, pag normal, so 666.66 times 105 days, 70,000 po ang makukuha na maternity benefits for normal and cesarean. Just in case naman po na single parent or solo parent, sa 120 days po natin i-multiply ang ating average daily salary credit. So ito po, makakakuha ng 80,000 pesos po kung ikaw ay single parent, nakapagulo ka ng maximum contribution. So, makakakuha ka ng 80,000 pesos para sa iyong maternity benefit. And what if naman miscarriage ang kaso mo? So, 666 pesos and 66 cents times 60 days. So, meron kang 40,000 pesos na maternity benefit. So, kaya napakahalaga po na makapaghulog tayo ng kumpleto. And kung kayang i-maximize, i-maximize po natin. Okay? 2,600 from 2,400, baka magtaka kayo, 2,004, then naging 2,006, pero same lang po. Kasi po, dati nga po, kagaya ng sabi ko, sa 2021, 13% po, okay, ang iyong equivalent ng iyong monthly contribution sa iyong monthly salary credit. Nung nakaraang taon po ay 12% lang, kaya 2,400, mas mababa ang kinukuha. Okay? Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe para po makareceive kayo ng notification para sa mga bagong upload kong video. Okay, another example naman po, okay? Dito naman, hindi kumpletong hulog niya at magkakaiba din ang kanyang contribution. Hindi pare-parehos ang amount ng contribution niya. May 1,008 ang monthly, merong 2,400, may 2,400, may 3,250.
So, dito po, kung mapapansin nyo, ang kukunin natin po ay yung may malaking contribution siya. Okay? Yung may malaking monthly salary credit. So, 17K at 20K. Kung mapapansin nyo po dito, 2-4 na contribution, ang equivalent salary credit niya ay 20,000. Pagdating sa contribution niya ng 3,250, 20,000 pa rin ang inilagay kong monthly salary credit. Bakit? Kahit naghulog ka ng maximum na 3,250 based sa maximum na hulog ngayon, ang pagbabasihan lang po ng ating maternity benefit ay ang 20,000 pesos na mapupunta sa ating regular savings. Okay? Hindi po kasali yung mapupunta doon sa ating provident fund. So, hanggang 20,000 lang po ang ating maximum na monthly salary credit. So, kung nakapanood kayo ng video na nag-base siya sa 25K monthly salary credit, so mali po yun. So, maximum salary credit lang po ay hanggang 20,000 pesos. Okay? So, dito po, kukunin natin ito. Ito yung maximum niya, tsaka itong 17K. So, kahit may hindi siya nahulugan, okay lang. Pero naka-anim po siya. Nakakumpleto po tayo ng anim. Meron po tayong magagamit. So, yung pong kukunin natin, total maximum salary credit, 17K times 2 plus 20K times 4, which is 114,000 pesos. And then, kunin natin ang average daily salary credit. Okay, divide po natin siya sa 180 days. So, 1,014K divided by 180 is 633 pesos and 33 cents. Maingay si baby ko. Okay, pasensya. And then, kunin natin ang ating benefit na makukuha. Paano? Multiply po natin ang ating average daily salary credit, which is 633.33 times 105 days. So, meron kang 66,500 if normal and cesarean. And then, kung solo parent ka naman, meron ka pa rin 76,000 pesos, di ba? Makakapag-avail ka pa rin ng 76,000 pesos. So, huwag nyo pong kalimutan mag-file as solo parent, kung solo parent po kayo, para po ma-maximize nyo ang benefit na makukuha nyo. Okay? For miscarriage or ETP, 38,000 ang iyong makukuha. So, don't forget to file as solo or single parent to maximize your maternity benefit. Okay? So, thank you guys for visiting my channel and don't forget to subscribe. Bye and God bless!